2010, inilabas ni Kanye West ang isa sa pinakamagandang album sa kasaysayan, ang My Beautiful Dark Twisted Fantasy, na binigyan ng perfect score ng Pitchfork, isa sa pinakatanyag na music site sa buong mundo. Sa album na ito, ipinakita ni Kanye West ang kanyang buong talento hindi lamang sa pag-rap, kundi pati na rin ang kanyang talento sa paggawa ng beats at paggamit ng samples. Binago ng My Beautiful Dark Twisted Fantasy ang takbo ng hip-hop sa mga sumunod pang taon. 2015, inilabas naman ni Sufjan Stevens ang isa sa pinaka-emotional na album na pinamagatang Carrie and Lowell. Ikinukwento ni Sufjan Stevens sa album na ito ang kanyang mga alaala kasama ang kanyang yumaong ina na nagdudulot sa kanya ng matinding kalungkutan kahit na iniwan siya nito. Sa parehong taon na ito, inilabas naman ni Kendrick Lamar ang kanyang album na To Pimp a Butterfly na pinapaniwala ang isa sa pinakamagandang hip-hop at political album sa kasaysayan. Ngunit, ang album na ating tatalakayin ay hindi kagaya ng My Beautiful Dark Twisted Fantasy kung saan binago nito ang takbo ng musika, partikular na ang hip-hop. Hindi rin ito kagaya ng To Pimp a Butterfly kung saan tinatalakay ang mga pangunahing issue ng bansa. At lalong hindi nito ka-level ang Carrie and Lowell sa pagbibigay ng kwento gamit ang musika na tumatagos sa emosyon ng tagapakinig nito. Kung ang Carrie and Lowell ay kwento tungkol sa yumaong ina ni Sufjan Stevens at ang kalungkutang dala nito, ang album naman na ating tatalakayin ay may kwento tungkol sa nawawala nilang pusa. Ang album na ito ay ang Philosophy of the World ng The Shags, na binansagan ng website ng New England Historical Society na The Most Stunningly Awful Wonderful Record Ever. Noong bata pa si Austin Wiggin Jr., nagbigay ang kanyang manghuhulang nanay ng tatlong prediksyon. Una ay makakapag-asawa si Austin Wiggin Jr. ng babae na may buhok na kulay strawberry blonde. Pangalawa ay magkakaroon sila ng dalawang lalaking anak, ngunit hindi na niya ito maaabutan. At ang huling hula ay ang kanyang magiging anak na babae ay bubuo ng banda at magiging sikat. Natupad ang dalawang hula. Nakapag-asawa si Austin Wiggin Jr. ng babae na kulay strawberry blonde ang buhok at nagkaroon ito ng dalawang anak na lalaki pagkatapos pumanaw ng kanyang ina. Upang matupad ang ikatlong hula ng kanyang ina, noong 1969, nagbayad si Austin Wiggins Jr. upang ma-record na ng kanyang tatlong anak na babae ang kanilang unang album. Pinayuhan ng studio engineer si Austin Wiggins Jr. na hindi pa handa ang kanyang mga anak para mag-record ng album. Ngunit, minaliwala niya lang ito. The Shags ang tinawag niya sa banda ng kanyang tatlong anak na babae at sila'y nag-record ng album kahit na wala pa sa basic level ang kanilang kaalaman at kakayanan sa pagtugtog ng instrumento at pagsulat ng kanta. At ang resulta ay... Ang album na ito ay ang Philosophy of the World na tinaguri ang worst album of all time nang ito ay inilabas. Wala sa tono, hindi sabay-sabay na pagtugtog ng instrumento, ay ilan lamang sa problema ng album na ito. Ngunit sa paglipas ng panahon, unti-unting nakikilala ang album na Philosophy of the World bilang isa sa pinakamagandang album sa kasaysayan. Si Frank Zappa, na isang napakatalentadong manunulat ng kanta at gitarista, ay inilista ang Philosophy of the World bilang isa sa kanyang paboritong album at sinabi pang mas magaling ang The Shags kaysa sa The Beatles. Ang album na rin na ito ay paborito ng frontman ng Nirvana na si Kurt Cobain at nakasali pa ang album na ito sa 40 Greatest One Album Wonders ng The Rolling Stone. Paanong ang album may ganitong klaseng kanta? Sometimes I feel funny and bothered up inside. Ay bigla na lang aani ng papuri ilang taon pagkatapos ilabas ng kanilang album. Ang album na Philosophy of the World ay perpektong halimbawa ng amateurism
at Innocence. Bukod sa kanta para sa kanilang Nawawalang Pusa at Halloween, may mga kanta rin sa album na ito kung saan lehitimong napag-uusapan ang pag-iisip at pakiramdam ng isang bata. Halimbawa na dito ang Why Do I Feel, kung saan tinatanong nila kung bakit minsan sila ay masaya ngunit bigla na lang maiiyak nang wala namang rason. Hindi man madali sa tenga na pakinggan ang album na ito, hindi rin naman mahirap na ma-appreciate ito. Ang album na ito ay parang isang drawing ng bata na kahit alam nating hindi maganda, tayo'y humahanga at natutuwa pa rin.